So welcome back mga kalapatid dito sa JP Love TV. So today is magpapaligo na tayo ng paliguan natin si Taiwan, ano, yung nabili nating off color. So nakita nyo naman is madungis pa nga sya noon. Is papaliguan natin siya ng wash out para matanggal yung kuto nya at lumihis din sya, no? So ito sya. Ayan. So ang ganda nya, no? So bali papaliguan din natin yung dalawa doom breeder natin na Taiwan, yung si Blue Bar tsaka yung white natin. Tsaka yung isasalin natin sa south para magandaan na yung magandang balahibo niya. So napakahangin niya yun. So dito is kukunin natin yung washout. So ito siya, washout. Tapos ito gagamitin natin tong na pang spray do sa blue bar natin tsaka sa white natin, ano. So sprayan lang natin siya. Sprayan lang natin sila para ano, hindi na natin paliguan sa basang-basa. So unahin natin paliguan si Taiwan Bird, no. So ito is nagpakain na nga ako kanina, is papaliguan na lang. So marami tayong papaliguan, itong isa na nanay ni Chinita, paliguan din natin yan. So unahin natin itong si off color. So ayan. Ito papaliguan na natin yung off color natin, ano? Kasi is marami itong may mga kuto siya tsaka madusing, madumi yun dito niya. Kaya kailangan natin nila siyang paliguan. Tapos susunod naman is pupurgahin natin siya, tapos flashing para maganda, maging maganda yung kondisyon niya bago natin siya i-print. So kung makikita nyo is hindi pa masyado natatanggal yung kulay brown niya dito sa parang dumi dito sa dibdib niya, no. So susunod papaliguan natin ulit siya susunod na linggo para maging malinis na siya tsaka maging maganda yung balahibo niya. So ngayon tapos na siya paliguan, isusunod naman natin yung nanay ni Chinita. Tapos yung isasali natin sa south si leader. Tapos sunod naman natin yung paggagamitan na itong washout, i-spray natin doon sa loob tsaka dito sa pampaligo doon sa blue bar natin na Taiwan tsaka sa white. So bala isunod natin ito yung nanay ni Chinita, no? So yun, at na paliguan na natin to. Maganda to, i-maintenance natin tong pagpapaligo sa mga kalapati para wala lagi silang kuto tsaka maging maganda yung balahibo nila. Dalawang beses lang magpaligo sa isang buwan o tatlo, depende sa inyo. Pag napapansin nyo may nagkakakuto, is mas maganda is paliguan para mawala at lumayo sa kanila yung kuto, no? Tsaka mapanatili nila yung magandang balahibo. So susunod naman natin is yung sa south natin si leader. Yun ang paliguan naman natin. So yung mga kalapatid, ito si leader is susunod natin paliguan. So kasi na-training to, no, hindi natuloy yung sa baras namin na sa south. Ewan ko kung tutuloy agad sa hala-hala, ano yata yun, Rizal. Pero kung dun matutuloy is hindi ko to sasali ng fundraise kasi magkaka-fundraise agad, eh. So may chance kasi na marami magkawalaan, pagbiglaan. Kaya ito, iti-training ko lang sa hala-hala. So di ako siguradong makaka-uwi kasi biglaan yun. Maraming, balita ko kasi marami na hindi nakaka-uwi dun, eh. Pero sana si leader is makauwi. So ewan ko kung may loading kami bukas o mamaya, tapos bukas ang release. So, sana makauwi to si leader. Papaliguan lang muna natin. So tara.
So ito tapos na si leader. Ngayon susunod naman natin is yung mga Taiwan Blue Bar naman natin doon. Yun naman ang isusunod natin paliguan. Pero titignan ko yung mga YB natin kung maraming kung may mga kuto is papaliguan natin ano. So ito yung si Chinita is hindi na natin papaliguan kasi wala naman siyang kuto. Yan, makikita nyo malinis yung pakpak niya. Hindi siya wala siyang kuto. Kaya hindi natin to papaliguan. Hayaan lang natin to sa loob. Si Red Bar titingnan natin kung may kuto. So ito mga kalapatid, si Bigfoot is papaliguan natin. Meron siya kasing ilan na kuto dito sa mga bagwis niya. So papaliguan natin. Yan, para hindi na dumami. So tara. So ito is tapos na natin paliguan si Bigfoot ano. So yan, check natin ito mamaya kung meron pa siyang kung nawala yung mga kuto niya. So ngayon tapos na tayo magpaligo is pasusunod naman natin si Taiwan Blue Bar natin na natin isprayan lang natin para hindi na masyadong basang-basa. So yung mga kadapatids, ito yung gagamitin natin pang spray dun sa mga natin, sa mga breeder natin ano. So ito, ang paggamit na ito is bubombahan lang natin ng paganire. Yan, so may lumalabas na tubig. So makikita nyo, may lumalabas na tubig. Pwede nyo siyang i-adjust kung gusto nyo. For example, ganyan. Bombahan mo natin. So, pwede kayong bumili na ito, mura lang to. Pag gusto niyo mas malakas o yung hindi biglaan tubig, parang putak lang ng ulan, yan, mas maganda. I-adjust to yung ito, pinaka-adjustan niya. So mabibili to sa halagang 150 lang. Depende sa lugar niyo kung magkano ito binibenta. So ngayon, i-spray natin yung mga breeder natin. So tara. So ganyan lang pagka nag-i-spray ako ng mga breeder, is ganyan ko lang ginagawa. Ayan. May wash out to, so para ma-spray na rin yung loop nila para hindi magbahay yung kuto. So yan, is okay na yan. So sapat na yan sa papaligo nila. So yung loop is hindi na natin i-spray yan. Kasi baka anahin pa yung mga kahoy. So yun mga kalapatids, tapos na tayo magpaligo. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa pananood. Sumali kayo sa group ng JP Loop TV. So ilalagay ko dito. JP Loop TV community, samahang magkakalapate. So yan, pwede kayo dyan mag-post ng for vlogging din o yung mga katanungan nyo, pwede nyo din i-post doon. So pagka is sasagutin natin yan. Tapos yung mga magpapa-shoutout, sa next vlog na lang yung shoutout kasi hindi ko pa na ililista.
So yun, hanggang dito na lang mga kalapatid. Salamat sa panonood. Huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe. Keep safe. Ingat.